Sikat na sikat noon ang Pinoy rock band tulad ng Yano na pumatok sa panlasang Pinoy ang kanta nilang Banal na Aso, Santong Kabayo at ang Chinelas. Isa rin akong fan ng rakistang Pinoy at tinanong ko ang aking sarili, nasaan na ba si Mangkulas at ang kanyang Chinelas? Noong 90s, naging bida ang mga Pinoy artists tulad ng Eraserheads, River Maya, The Teeth. Pero isa sa mga hindi ko malilimutang frontman, bokalista ay si Dong Abay ng Yano. Don Martin Abay ang kanyang tunay na pangalan. Isinilang noong April 5, 1971, Pinoy rock musician, songwriter at lead vocalist ng bandang Yano. Na kinalaunan na wala sa eksena ang bandang Yano. Pero 2005, nagpatuloy siya bilang solo career independent artist, nag-release ng self-titled album na Sample. Sa 2017, nagbuo ulit ng rock band name Dong Abay. Si Dong Abay, Eric Gansu at Larry Mapulon nagkakilala sa Patatag noong 1992. Makalipas ang isang taon, nagdesisyon sila na bumuo ng bandang tawag sa kanila ay NG. Si Dong Abay at si Eric na natili at kumalap ng musical arranger at bass at isinama si Uni Badang sa grupo. Kalaunan ang banda ay tinawag na Yano. At dito na nag-umpisa ang kasikatan noon ng Yano. Nagkaroon sila ng album, mga gig, nakatanggap ng Platinum Award, naging active sa mga local circuit tulad ng Club Dread, 70 Bistro na unang nag-perform ang banda. Nag-release sila ng self-titled debut album taong 1994. Lumabas isang walang kamatayang kantang Pinoy rock classic tulad ng Banal na Aso, Santong Kabayo, Chinelas at SM. During late 90s, Dong Abay nagdusa sa clinical depression pagkatapos umalis sa Yano. Siya'y nanatili lamang sa kanyang kwarto ng 5 taon. Bagamat inilarawan ni Dong Abay ang nangyari sa kanya ay self-imposed. Naging depression habang nagsusulat ng bagong kantang itinakdang panulaan. Si Dong Abay nagbalik sa isena sa musika taong 2002 at binuo ang PAN kasama si Uni Badyang, dating bass ng Yano. Nagkaroon sila ng album titled Parnaso ng Payaso. Isa sa notable song na kapaloob sa album sa Damsite ang kantang Hula na nanalo ng Bells Folk Song Pop Recording sa Awit Awards sa 2003. Sa taong din yun, nagdesisyon siyang bumalik sa eskwelahan para tapusin ang kanyang bachelor degree. Bukod sa musika, si Dong naging busy sa pagsasaliksik ng arts katulad ng installation work, visual arts at photography. Si Dong Abay naging indie artist taong 2005 at nag-release ng EP tawag ay Sample sa University of the Philippines, parte ng kanyang undergraduate thesis. This work consists of acoustic tracks, later reborn ng full band pieces na Pilipino na na-release sa May 2006. Sa pagkakataon din yun, sina Rimon Marasigan ng Eraserheads at Buddy Sabala ang nag-produce ng album niya at ang Eraserheads. Sa wakas, nakamit niya ang kanyang inaasam na makatapos ng pag-aaral. Nagtapos ng Bachelor of Arts in Philippines Studies sa University of the Philippines pagkatapos ng mahabang 18 years.
So dyan nagtatapos mga kabarkada. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panonood. Goodbye!